Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Puri siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo para sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao. Pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo. Bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina San Andres Kim Taegun at San Pablo Chong Hasang at mga kasama, na dumadalangin para sa ikauunlad ng kanilang inakong gawain sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi
at saliga ng katotohanan. Napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Diyos ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibinigay niya lupa ng dayuhan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu buhay, ang salita mo ay kapal. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, meron ho akong isang tula na nabasa, pero hindi ko ho memorize yung buong tula. Pero sa dulo, ang akin hong natatandaan, nakalagay po dun sa dulo, kung merong hindi kayang gawin ang Diyos, ito ay ang maging kontento ang tao. Yun ho yung nandun sa kahulihan ng tula. Kung merong hindi kayang gawin ang Diyos, ay ang makontento ang tao. Alam ho natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos.
anumang kanyang sabihin, anumang kanyang isipin, lahat kaya niyang gawin. Pero dun sa tula, ipinakita, meron palang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang makuntento ang tao. At atin hong tingnan, ayon sa ating mabuting balita, kung saan napakinggan natin ang sinasabi ni Jesus, na parito si Juan, hindi kumakain, hindi umiinom. Actually, kumakain naman, kaunti lang, umiinom naman, kaunti din lang. Hindi naman kasi siya mabubuhay kung hindi siya kumakain at di umiinom. Pero, anong sabi ng mga tao? Nasisiraan ng bait. Ngayon, dumating si Jesus, nakikisalamuha sa mga tao, kumakain sa mga handaan, umiinom, ano naman sabi? Maglalasing. Mga minamahal na mga kapatid, marahil may punto yung tula batay sa ating mabuting balita. Anuman ang gawin ng Diyos sa ating buhay, pagminsan nasa sa atin na kung tayo'y makokontento o hindi. Mga minamahal na mga kapatid, kung titingnan ho natin ang ating buhay, masasabi nating ayos naman ho eh. Pero sa isang tao na palaging naghahangad ng iba't ibang bagay, yung mga taong hindi makontento. At kahit magkaroon na sila ng mga bagay na kanilang hinahangad, ibinigay na ng Diyos sa kanila, di pa rin sila mapakali. Naghahangad pa rin ng mas marami. Naghahangad pa rin na mas lumawak ang kanyang kagustuhan. Kaya nga, sabi ng tula, kung merong hindi kayang gawin ng Diyos, ay ang makontento ang tao. Nagdarasal tayo, Panginoon, sana ho, bigyan niyo ho kami ng pagkain. Pag nandyan na ang pagkain, at minsan, ang dami pa rin ho nating reklamo, ano? Walang lasa, maalat, at pag minsan, makikita ho natin yung mga simpleng reklamo natin. Atin ho munang tingnan, kayo ba'y nagpasalamat na? At kayo'y merong kinakain? Lord, ako ho sana inyong pagalingin. At marami sa atin pinapagaling ng Diyos. Kaya pag minsan, dami pa rin nating reklamo sa Diyos. Pinagaling na tayo, binibigyan tayo ng buhay, dami pa rin nating reklamo sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, anong magandang ating gawin? Mga minamahal na mga kapatid, doon sa huling bahagi ng ating mabuting balita, ang sinabi doon, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Makita po sana natin sa ating buhay, ang ating Panginoon ay palaging nagbibigay ng biyaya. Sabi sa sulat ni San Pablo, ang biyaya ko ay sapat sa bawat isa sa inyo. Kung yun ho ang ating titingnan, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin araw-araw. Magiging kontento tayo sa ating buhay. At doon natin makikita at mapapasalamatan ng Diyos. Lord, salamat ho. Kahit mahirap ang buhay, buhay pa rin. Kahit ho ako'y may sakit, ako naman ho'y may mga nag-aalaga sa akin. Kahit na ho ako'y naghihirap ngayon, ako na may kasama ang aking pamilya. Masaya naman ho kami ng aking pamilya. At marami pa tayong biyaya na makikita. Hindi lamang ang ating nakikita ay kung ano ang wala sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ng mga pilosopo, tawag ho namin mga pilosopong pulpol, ang sabi ng iba, kaya nga ho hinahanap dahil wala. Kapag ganun ho ang ating paninindigan sa buhay, kapag ganun ho ang ating isip, ang hinahanap natin wala, di tayo magiging masaya. Pero kung ating titingnan kung ano ang meron tayo't biyaya sa atin ng Diyos at ito'y ating pasasalamatan, ang buhay natin sa mundong ito ay magiging maligaya at magiging tayong kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin sa Diyos.
Panginoon, sana ho makita ko sa aking buhay ang mga biyayang ibinibigay mo sa akin. Mapasalamatan ko ito. Maging kontento ako sapagkat alam ko ang biyaya mo ay sapat sa akin araw-araw. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal namin sa mga martir, gawin mong maipahayag namin sa paghahain ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres Kim Taigun at Paul Chong Hasang at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-ati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamat. At huwag mo kaming ipahinto
masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Faithful and rich in mercy.
deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita ng iyong anak at inularan ng mga martir na sina San Andres Kim Taegun at Pablo Chong Hasang at mga kasama sa pagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan.
Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, kasalukuyan po nating isinasagawa ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan, maraming salamat po. Ika-anim sa darating pong Sabado, 23 ng Setyembre, ay dakilang kapasitahan ni Santo Padre Pio. Makikita niyo po sa screen ang schedule ng mga banal na misa at liturhiya ng pagpapagaling. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Thank you.
katulad ni Kristo. Tulad ni Kristo.